Ngayong umaga na ito, samahan niyo po ako na mag-aral muli ng salita ng ating Panginoong Jesus na ang gusto niyong sabihin sa atin ngayong umaga na ito. Patuloy pa rin tayo sa ating series tungkol sa buhay ni Apostol Pablo, ang kanyang katangian at kung paano niya ginamit ang kanyang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Ang topic natin sa umagang ito ay pinamagatan kong ang malasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto o Paul's concern to Corinthians. Tayo pong muna lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito na inyong pinagkaloob nyo nawa sa amin, Panginoon, na kami ay sama-samang magsamba at magpuri sa inyong dakilang pangalan. Samahan nyo po kami sa pakikinig ang inyong mga salita. Kayo na po ang gumabay sa inyong tapagsalita ko ngayong umaga na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 12, verse 11 to 21. Magbasa po tayo ngayong umaga na ito. Samahan niyo po ako magbasa. Sasali na ang salita ng Diyos. Para akong hangal sa aking pagmamalaki. Pero kayo na rin ang nagtulak sa akin para gawin ito. Dapat sana ipinuri niyo ako sa mga nagpapanggap ng mga apostol. Pero hindi niyo ito ginawa. Kahit na wala akong maipagmamalaki sa aking sarili, hindi naman ako nahuhuli sa mga taong iyan na magagaling daw ng mga apostol. Pinatunayan ko sa inyo na ako'y tunay na apostol sa pamamagitan ng himala, kababalaghan at iba pang mga kamangha-manghang gawain. Kung ano ang mga ginagawa ko riyan sa inyo, ganun din ang ginagawa ko sa ibang mga iglesia, maliban na lamang sa hindi ko paghingi ng tulong sa inyo. Kung sa inyo iisa itong pagkakamali, patawarin na sana ninyo ako. 14. Handa na ako ngayong dumalaw sa inyo sa ikatlong pagkakataon. At tulad ng dati, hindi ko hihingi ng tulong sa inyo dahil kayo ang gusto ko at hindi ang inyong ari-arian. Para ko kayong mga anak, iba't ang magulang ang nag-iipon para sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Ang totoo, ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ialay ang aking buhay ay aking sarili para sa inyo. Ngunit bakit katiting lang ang sinuklik ninyo sa sobra-sobrang pagmamahal ko? 16. Sumasang-ayon kayo na hindi nga ako naging pabigat sa inyo, pero may nagsasabi pa rin na lalilin lang ko kayo at dinaya sa ibang paraan. Noong pinapunta ko sa inyo si Tito kasama ang isang kapatid, nagsamantala ba sila sa inyo? Hindi, sapagkat iisa ang Espiritu ang aming sinusunod at iisa ang aming layunin. Baka sa simula pa, iniisip na ninyo na wala kaming ginagawa, kundi ipagtanggol ang aming sarili. Aba, hindi. Sa presensya ng Diyos at bilang mga Kristiyano, sinasabi namin sa inyo, mga minamahal, na lahat ng aming ginagawa ay para sa ikatitibay ng inyong pananampalataya. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan, makita ko kayong iba sa aking inaasahan at makita rin ninyo akong iba sa inyong inaasahan. Baka madatnan ko kayong nag-aaway-away, nag-iinggitan, nagkakagalit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapayabangan, at nagkakagulo. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan, ay ipahiya ako ng aking Diyos sa inyong harapan. Baka maging malungkot ako dahil marami sa inyo ang nagkasala na hanggang ngayon ay hindi pa nagsisisi sa kanilang kalaswaan, sexual na immoralidad, at kahalayan. Salamat po sa pagkabasa. Salita ng ating Panginoon. Sinerge ko po sa Google yung kahulugan na concern. Ito po ang iba-ibang kahulugan. Una, yung pagkabahala, tungkulin, pananagutan,
dedikasyon, responsibilidad. Pangamba, sa English, apprehension. Yung pangamba is yung natatakot ka na may mangyaring hindi maganda. Ayon sa binasa natin, mga kapatid, sa paningin nyo, bakit ganun na lang yung concern o pangamba ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Mga kapatid, hayaan nyo po akong magbigyan ng maikling background tungkol sa mga taga-Korinto. Ang Korinto ay isang malaking city. Masagana ang economy, maraming populasyon, o sa madaling salita, isa sila sa mayamang bansa. Nagpunta ron si Apostol Pablo bilang isang misyonero. Tumuloy siya sa mag-asawang Aquila at Priscilla. Isa at kalahating taon po siya doon, naglilingkod at nangangaral ng salita ng Diyos. At ang kanyang pagmimisyon, marami nakakilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Mababasa natin ito sa chapter 18 ng Gawa. Gumawa siya ng sulat sa mga mananampalataya sa Korinto dahil nabalitaan niyang yung mga problema doon. Na ang layunin ng sulat ay para itama at gawa ng solusyon ang mga problema doon. Halimbawa ng mga problema doon na tinalakay ng mga nakaraang linggo ay yung division of church dahil nga doon sa iba't ibang mga tagapagturo na nahati yung mga mananampalataya kung sino yung mga paniniwalaan nila. At yung isa pang naging problema doon, yung sexual na immoralidad. Mababasa natin ito sa chapter 1 Corinthians. Yun yung nakikita na problema ng mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga sinabi niya sa mga solusyon at pagpapaliwanag, kung babasahin natin yung chapter 1. Sadyang maraming mananampalataya yung nag-reject sa kanyang mga sinabi. At yung iba dito, mga kapatid, ay nagrebelde at kinwestiyon pa ang kanyang pagiging apostol. Kaya sumulat siya ulit sa mga mananampalataya doon sa Korinto. Kaya niya naisulat yung ikalawang Korinto. Dito naman, ito ay patungkol sa pakikipag-ayos niya sa mga taga-Korinto at para bigyan ng mga babala sa kanilang mga ginagawang kamalian o kasalanan sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ang pangamba ni Pablo dito ay makikita natin sa chapter 10 to 12 ng 2 Corinthians. Ito yung main source ng conflict nila. Ito ay tungkol sa mga nagpapanggap na apostol ni Jesus na tinatawag nila sa English na mga super apostol. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 12 verse 11. Para akong hangal sa aking pagmamalaki, pero kayo na rin ang nagtulak sa akin para gawin ito. Dapat sana ipinuri ninyo ako sa mga nagpapanggap na mga apostol. Pero hindi niya ito ginawa. Kahit na wala akong ipagmamalaki sa aking sarili, hindi naman ako nahuhuli sa mga taong iyan na magagaling daw ng mga apostol. Dito, mas lalo nilang pinaniniwalaan o iniibig yung mga nagpapanggap na apostol. At matindi pa dito, isinisiraan nila si Apostol Pablo. Makikita natin sa verse 16. Ito ang sinasabi, sumasang-ayon kayo na hindi nga ako naging pabigat sa inyo. Pero may nagsasabi pa rin na nililinlang ko kayo. Nililinlang ko kayo at dinadaya sa ibang paraan. Mga kapatid, kung ikukumparan naman natin yung mga super apostles kay Apostol Pablo, malaki naman yung naging diferensya. Unang-una, yung mga nagpapanggap na apostol, sila yung mga Jewish Bible expert. May alam sila tungkol sa ating Panginoong Jesus. At nagilingkod sila dahil sa mga ari-arian ng mga taga-Korinto o yung mga binibigay ng mga taga-Korinto
sa kanila. Dahil lang doon, kaya sila naglilingkod sa mga taga-Korinto. Samantalang kay Pablo, isa siyang pariseo, nakabisado ang buong Biblia. Hindi lang basta niya alam kung sino ang ating Panginoong Jesus sapagkat nakasama niya ito sa paglilingkod sa kanyang buhay. At ibinigay ni Apostol Pablo ang kanyang buong buhay sa paglilingkod kay Jesus. At niminsan, hindi siya humingi ng anumang tulong o inasamang ari-arian ng mga taga-Korinto na mababasa natin sa chapter 12 verse 14a. Handa na ako ngayong dumalaw sa inyo sa ikatlong pagkakataon. At tulad ng dati, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo dahil kayo ang gusto ko at hindi ang inyong mga ari-arian. Sa totoo nga mga kapatid, yung tulong sa kanya sa ibang mga churches is binibigay pa niya sa mga taga-Korinto. Yung mga tulong sa kanya sa Macedonia, tinutulong pa rin niya sa mga taga-Korinto. Isipin niyo mga kapatid, yung mga taga-Korinto is isang mayamang bansa. Pero si Apostol Pablo pa rin yung tumutulong doon sa mga kapatid. Kaya kung bakit iisipin natin mga kapatid na nakapagtataka sa kabila ng mga nagawa ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa mga taga-Korinto, ay ganoon na lang nila ituring si Apostol Pablo na parang kaaway pa siya ng mga taga-Korinto. Naisip ko lang mga kapatid, kung bakit mas pinakikinggan ng mga taga-Korinto yung mga nagpapanggap na apostol. Isa sa mga ideya ko ay siguro kung may Facebook na ng mga panahon na yun eh, sila yung mga social influencer sa mga taga-Korinto. Kasi sila yung pininiwalaan ng mga tao doon eh. Kaya kung ano yung sabihin nila, kahit mali, is nagiging tama. Sila ay sikat o tanyag doon sa panahon na yon. Pangalawa, may mga ipagmamalaki sa makamundong bagay o ari-arian. Siguro, sobrang yaman ng tao na yon naman nagpapanggap dahil sa mga ari-arian din na mga nakukuha niya, siya rin yung pinaniniwalaan. Kasi gano'n naman sa panahon ngayon, di ba? Kung sino yung mga matataas, sila yung mga sinusunod ng mga tao. Pangatlo, maraming koneksyon o kadikit sa mga matataas na katungkulan ng tao. Yun, siguro maraming mga nakadikit siya sa presidente o mayor, kaya siya pinaniniwalaan, kaya siya yung makapangyarihan doon. Kinukumpara nila yon sa katayuan ni Pablo. Kaya yung iba, kine-question yung estado ng buhay ni Pablo compared dun sa mga super apostol. Kaya kinukumpara nila yon dahil yung mga super apostol kasi, yun nga, yung mga mayayaman, mga may kadikit sa nasa taas, sila yung paniniwalaan nila compared dun kay Apostol Pablo, na hindi niya kasi pinahahalagahan yung mga ganung bagay, kundi yung pinahahalagahan ni Apostol Pablo ay yung paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, abang inaaral ko itong sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, alam ko na kung bakit ganoon na lang siya magsulat sa mga chapter na ito, yung parang nagmamalaki siya. Kasi nga, kung ako man yon sa mga panahon na yon, ay ganoon din yung susulat ko sa mga taga-Korinto. Sa lahat ng ginawa niya, ang pagmamahal sa mga taga-Korinto, iba pa rin yung turing sa kanya ng mga tao doon na parang walang utang na loob sa kanya. Balik tayo sa tanong natin kanina mga kapatid. Bakit ganoon na lang ang pangamba ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ito ay mababasa natin sa chapter 12, verse 20 to 21. Nung nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan, ay makita ko kayong iba sa aking
inaasahan. At makita rin ninyo akong iba sa inyong inaasahan. Baka madatnan ko kayong nag-aaway-away, nag-iinggitan, nagkakagalit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapayabangan, at nagkakagulo. Nag-aalala ako na baka pagdating ko riyan ay pahiya ako ng aking Diyos sa inyong harapan. At baka maging malungkot ako dahil marami sa inyo ang nagkasala na hanggang ngayon ay hindi pa nagsisisi sa kanilang kalasuan, sexual na immoralidad at kahalayan. Yun yung pangamba ni Pablo sa mga taga-Korinto. Na dahil sa pakikinig nila doon sa at paniniwala nila doon sa mga nagpapanggap ng mga apostol doon sa mga maling turo ay mangyayari yung mga bagay na ito. Yung mga nag-iinggitan, nagkakagalit, kikismisan, nagpapayabangan. Ito yung mga nangyari nung mga sa chapter 1 ng Corinthians. Na ayaw nyo na mangyari sa mga yun nga sa chapter 2. Yan. Mga kapatid, dahil dun sa pakikinig at paniniwala nila doon sa mga maling turo at nagpapanggap na apostol, nireject nila yung turo ni Apostol Pablo tungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya marami sa kanila ang nahulog o napahamak sa iba't ibang klaseng kasalanan na sa pagkaakala nila na ito ay tama. Mga kapatid, sa umagang ito, ang gusto sa atin ituro sa buhay ni Pablo ay yung tungkol sa magiging concern o pagmamalasakit sa kapatid na sa mga kapatid sa mga mananampalataya. Katulad ng ginawa ni Pablo, hindi siya nagpabaya sa mga kapatid doon sa Korinto. Kahit marami sa kanila ay kine-question ang pagiging apostol ni Apostol Pablo. Sa biyaya at gabay ng Panginoon, patuloy niyang minahal at pinaglingkuran ang mga kapatiran doon sa Korinto. Ang sabi nga niya, ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa ikatitibay ng inyong pananampalataya. Ganito rin sa mga panahon ngayon, mga kapatid. Maraming na humahadlang o nag-reject sa salita ng ating Panginoon. Pero tandaan natin, mas maraming paraan para ibahagi sa iba yung mabuting balita. Katulad ni Apostol Pablo, hanggang dulo, hindi siya sumuko sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Jesus. Ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Kaya bilang mananampalataya, patuloy tayong maglingkod sa ating buhay na Diyos para sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Tulad nga ng sinabi ni Pablo. Mga kapatid, ang nais iwanan sa atin na tanong sa umagang ito, paano mamuhay ng may pagmamalasakit sa kapatid? Gusto niyo mamalaman yung sekreto, mga kapatid? Basahin natin yung Roma chapter 12 verse 9 to 12. Ito yung sekreto para mamuhay ng may pagmamalasakit sa kapatid. Chapter 9. Magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Yun, yung una-una. Magmahal ng walang pagkukunwari. At iwasan ang masama at laging gawin ang mabuti. Pangalawang sekreto, verse 10. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa.
chapter verse 11, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag kayo, magpakasipag at buong pusong maglingkod sa ating maglingkod sa Panginoon. At panghuli, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, maggalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Ito yung sikreto para mamuhay na may huwag na malasakit sa ating mga kapatid. Mga kapatid, ikaw ba ay naloko o may galit o mga hinanakit sa iyong puso sa mga kapatid? Mga kapatid, idalangin natin ito sa Panginoon. Hindi ito maganda. Kung may mga kapatid ka na gusto kong kausapin o pahatiran ng tulong, iabot mo ang kamay mo, kapatid, sa kanila. Ang Panginoon ang kikilos sa buhay mo. Kung tunay tayo nagmamahal, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, dapat ganun din ang pagmamahal natin sa ibang kapatid. Lagi natin isipin ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa atin. Kahit tayo ay lubos na makasalanan at hindi ka mahal-mahal, pinili niya pa rin tayong mahalin. Kahit dumanas siya ng iba't ibang klaseng sakit, hindi niya tayo pinabayaan mapunta sa kapahamakan kailanpaman. Bilang pangwakas, ano ang utos sa atin ng Diyos sa umagang ito? Basahin natin ang John chapter 13 verse 34 to 35. Ito ang utos sa atin ng Diyos sa umagang ito. John 13:34-35. Kaya isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Ganon din ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao ng mga tagasunod ko kayo. Yun, mga kapatid, ang mensahe natin ngayon sa umagang ito ay pagmamalasakit sa ating kapatid. Para magkaroon ng pagmamalasakit sa ating kapatid, dapat tayong magmahalan sa isa't isa. At dahil sa pagmamahalan na ito, maipapakita natin sa ibang tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon na mga tagasunod tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat po sa kanyang mga salita. Victor.
Thank you.
sweet and marvelous price. You've given us life, you were once dead twice. Life giving man, born on the earth, eternal. Maraming salamat sa mensahe ng ating Panginoon. Kamukha po ni Apostle Paul, ay gano'n na lamang po yung pagmamalasakit niya sa church sa Corinthians. Kung bakit po niya nagawa yon, iyon sapagkat ang pattern po ng pag-ibig po niya ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Inibig tayo ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 5, mga talatang 8 hanggang 11. Romans chapter 5, verses 8 to 11. Sabi po sa verse 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap niya na tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. 11, hindi lang iyan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na ibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kapahayagan ng inyo pong pag-ibig sa amin. Isang pag-ibig na walang hinahanap na kapalit, walang hanggang pag-ibig, busilak ang pagmamahal na inialay po ninyo sa amin. Kahit na kami, Panginoon, ay makasalanan,
inibig po ninyo kami. At ang resulta ng pag-ibig po ninyo, O Diyos Ama, ay ipinagkaloob po ninyo ang inyong pinakamamahal at kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ng kanyang dugo na umagos dun sa krus ng Kalbaryo, dahil dito, Panginoon, ay nagkaroon po kami ng buhay sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng aming Panginoong Hesukristo. At dahil din dito sa kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo at pagkabuhay na maguli, meron po kaming magandang relasyon sa inyo magmula nang kami ay sumampalataya sa inyo. Kaya ngayon, Ama, ay patuloy na itinataas po namin ang inyong dakilang pangalan dahil karapat-dapat sa pamamagitan ng inyong anak na si Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Papuri ay sa kanya lamang, sa aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay magkaroon nindang buhay at upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong banal na presensya, O aming Ama, sa pamamagitan nga ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming papuri at pasalamat na may pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Makipagbukas po kayo sa akin, mga kapatid, sa aklat ng Roma, chapter 11, verse 33 hanggang 36. Sa ating pong pinag-aralan ay kung paano po dinescribe ni Paul o kung paano po ang mga katangian ni Paul ang ating pinapag-aralan. Ngayon naman ay dinescribe ni Paul kung ano po ang katangian ng ating Diyos. Ang sabi po sa Roma chapter 11 verse 33, napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan. Sino kaya ang makaunawa sa kaisipan ng Panginoon? O sino kaya ang makapagpayo sa Kanya? Sino kaya ang makapagbigay ng anuman sa Kanya para tumanaw siya ng utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Awitin po natin. See ya. Jesus ang daan,
Ganito po ang sinasabi sa aklat ng pahayag, ang pahayag kay Juan ng Diyos sa chapter 4 verses 8. At ang apat na nilang nabuhay na may anim na pakpak, bawat isa sa kanila ay puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at siyang darating." At pagka ang mga nilalang nabuhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan kailanman. At ang 24 na matatanda ay mga papatirapa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at mga sisisamba doon sa nabubuhay magpakailan kailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harap ng luklukan na nagsasabi, "Marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha." Tayo'y magpasalamat sa Panginoon. Tayo'y manalangin. O manaming Diyos na dakila sa lahat, dapat ka lamang po na luwalhatiin at papurihan. Salamat po na pribilehiyong ito na kami ay makapag-alay ng papuri, mataas na pagsamba, pagpaparangal, at pagpapasalamat sa aming dakilang Diyos. Panginoon, maraming salamat po na sa tuwi-tuwi na aming sasariwain ang iyong ginawa doon sa krus. Tunay po na namamangha kami sa kabutihan at pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin. At hindi lang iyong Panginoon, yung kaawaan mo sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat po sa ganitong kaparaanan, Panginoon, ay nakakapagbalik kami ng papuri at pasasalamat. Kaya nga po, Panginoon, ang alay namin sa iyo ay ang dakilain ka. Kaya amin pong aalalahanin ang iyong ginawa dun sa krus. Ang pagsasakripiso ng iyong buhay binigay mo para sa amin, Panginoon. Na kayo na Diyos ay nagpakababa upang maabot kami. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa aming harapan, ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawang na bayubay dun sa krus, pinahirapan. At salamat din, Panginoon, sa saro na sumisimbolo sa iyong dugo na dumanak doon sa krus. Panginoon, maraming salamat sa mga elementong ito na nagpapatunay na aming, na ang aming dakilang Diyos, ang aming Panginoong Jesus, na siyang gumawa nito, na siyang nagbayad at lumini sa aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon,
Maraming salamat po. Amin pong tatanggapin ito, Panginoon, na may papuri, sasalamat, pagpaparangal sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
puri sa tanging alam mo. Diyos na dakila, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig na lagi ming nararanasan, Panginoon. Salamat sa iyong kaawaan. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw lang nagbago sa aming buhay, Panginoon. Nung ikaw tanggapin namin, Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Pero sa oras na ito, salamat din sa iyong mga salita na nahiyag. Salamat din sa iyong ginamit, Panginoon, na ikaw po nagbigay ng karunungan sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin sa araw-araw, Panginoon, lahat ng mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan lahat ng mga bagay, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dinalayan ko rin po, pag-iingat nyo naman po sa amin, na aming bawat pag-uwi namin sa aming tahanan, Panginoon, ingatan mo kami na makarating ng maayos, Panginoon. At sa oras na ito, dalayan ko rin, Panginoon, yung COVID na sana ito ay mawala na, Panginoon, pag magkaroon kami ng face-to-face, saka karoon kami ng sama-sama ng maging masaya na, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat na ito. Ito po ang dalangin namin. Salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.